nga sa break ngayong linggo at full pack naman yung nilabas ni Oda na chapter 1080. At natalakay na rin naman natin yung dalawang highlight topic sa chapter na to, which is si Garp at yung sword. Which is kung hindi nyo pa pala napapanood, I suggest na panoorin nyo na. Ilalagay ko na nga lang yung link sa description sa ibaba. Anyway, meron pa kang isang topic na naging highlights din sa latest chapter ng manga na hindi pa natin gaanong natatalakay. At ito nga yung Blackbeard Pirates. Kaya naman sa video nga na to, pag-uusapan natin sila. Yung mga latest information patungkol sa devil fruits nila at yung rason kung bakit nga ba ito yung mga devil fruits na kinain nila. So, unahin na natin pag-usapan yung mga miyembro ng Blackbeard Pirates na una nang nireveal yung mga devil fruits. Ang unang set nga itong sila Shiryu at Katarina Devon. Si Shiryu nga nakakain ng Suke-Suke no Mi. Na alam naman natin lahat na dating devil fruit ni Absalom. Ang kakayanan nga nito, syempre nagagawa niyang maging invisible. Itong si Katarina Devon naman, nakakain nga ng dog-dog fruit, model nine-tailed fox. Kung saan may special na abilidad nga ito na makapanggaya ng kahit na sino. Ang ikalawang set naman ng Blackbeard Pirates na nireveal ang mga devil fruit powers, itong sila Dokyu na nakakain daw ng sik-sik fruit kung saan kaya nga niyang mambato ng mga contagious disease sa ibang tao. Gaya ng sakit na nagagawa niyang babae ang ibang tao. Nakita naman natin yan sa chapter 1063. Itong si Jesus Burgess nga nakakain naman daw ng buff fruit kung saan kaya nga niyang bigyan ng strength yung sarili niya to the point na kaya na niyang magbuhat ng isang literal na bundok. At yung huling nireveal nga sa tatlong to yung devil fruit ni Van Agur. Nakakain nga daw itong si Van Agur ng warp fruit kung saan nagagawa naman niyang makapag-teleport. At mind you guys ha, hindi lang siya. Dahil kaya nga rin niyang i-teleport even yung mga kasamaan niya. Nakita naman natin ginawa niya yan kay Jesus Burgess. Yes, on paper nga, masasabi natin overpower itong mga devil fruits na to. Lalo na nung nireveal pa sa recent chapter, yung devil fruit naman itong tatlo na nagbabantay sa Hachinosu. Which is sila Avalo Pizarro na nakakain daw ng island fruit, si Vasco Shop na nakakain naman ng glad fruit, at lastly si San Juan Wolf na nakakain naman daw ng big fruit. Kung napansin nyo guys ha, itong mga devil fruits nga ng Blackbeard Pirates, halos parang pang-suporta para kay Blackbeard na maging hari siya ng mga pirata. Kumbaga pwede natin sabihin na si Blackbeard mismo ang pumili ng mga devil fruits nila para mapakinabangan niya. Siyempre except sa original nang may mga devil fruits. So, sino-sino ba yun? Ito nga sila Lafitte na obviously nakita nating may pakpak na during Jaya Arc pa lang sa pagpunta niya sa Meridua. So, possible na hindi si Blackbeard ang pumili ng devil fruit niya. Si Dokyu na during Jaya Arc din, halos yung appearance nga niya may sakit na. At lastly, itong si Vasco Shot. Since gaya nga nang nabanggit ko sa recent videos natin, dahil nga sa ang alias niya heavy drinker, malamang na nung time na nakakulong pa lang siya sa Impel Down, taglay niya na itong devil fruit na to. Bali, bakit ko nga ba nasabing yung mga devil fruits ng ibang Blackbeard Pirates? Parang pang-suporta kay Blackbeard para maging hari siya ng mga pirata. Dahil for example na lang, itong devil fruit ni Shiryu na Suke-Suke no Mi. Kung iisipin nyo guys ha, what if awakened na itong devil fruit na to? At alam naman natin na normal na sa isang paramisya na awakened ang naaapektuhan ang environment. Kaya naman possible nga na kung na-awake na ni Shiryu itong Suke-Suke no Mi, malamang na hindi lang sarili niya ang kaya niyang maging invisible. Bagkos pati na yung mga nasa paligid niya. Maybe kaya na rin niyang pawalain even yung mga kagrupo niya. Or pwede rin na kaya niyang pawalain ang isang buong isla. Kaya naman paano kung may knowledge itong si Blackbeard na yung Laughtail or yung God Valley kaya hindi nakikita dahil sa invisible ito. Ginamita ng dating user ng Suke-Suke no Mi yung Laughtail or yung God Valley para mawala ito sa mapa. Paano kung ito yung main reason kaya binigay ni Blackbeard sa kanang kamay niya itong devil fruit na to? In short, itong devil fruit ni Shiryu si Blackbeard pa rin ang makikinabang. Ang isang example pa nga na pang-suporta talaga kay Blackbeard itong mga devil fruits ng membro niya,
ang devil fruit ni Avalo Pizarro, which is yung island fruit. Kung iisipin nyo guys ha, kung kaya nga mag-merge ni Pizarro sa mismong isla na kinatatayuan niya, similar sa ginawa niya sa latest chapter ng manga, na na-merge niya yung sarili niya sa kahoy, sa pader, at sa mga bato, e paano kung mapunta siya sa isang isla na nakatayo naman itong Treasure Tree of Adam? Kaya niya bang mag-merge sa pinakamatibay na puno sa mundo? O kung gagawin pa natin mas malala yung sitwasyon, e kaya bang mag-merge ni Pizarro sa red line? Dahil alam naman nating lahat na itong red line e indestructible daw. Kaya naman once na kaya nang makipag-merge ni Pizarro sa red line, e paniguradong sobrang overpower niya. Diba? Itong si San Juan Wolf naman na may big fruit. Eh alam naman natin lahat kung gaano kabalo na balo itong world government sa gigantification. O yung pag-i-experimento para maging giant ang isang tao. Inutusan pa nga nila mismo itong si Dr. Vegapunk na gumawa nito. Diba? Kaya naman itong devil fruit nga ni San Juan Wolf na kaya niyang literal na maging giant at hindi pa natin alam kung hanggang saan yung capacity. Eh malamang na si Blackbeard na naman ang utak nito. Kaya nasa kanya itong devil fruit na to. Kumbaga yung world government eh inaaral pa kung paano gumawa ng mga giant. Samantalang itong si Blackbeard niya eh meron ng literal na nagiging giant sa pirate crew niya. At huwag yung kakalimutan na yung epithet nga na itong si San Juan Wolf eh the great battleship. Kaya pwedeng ito rin yung pambato ni Blackbeard kung sakali man at mag-appeal yung mga ancient weapons sa istorya. Gaya na lang ng Pluton. Since sinasabi niyang battleship daw ito. Sa part naman ng mga devil fruits nila Van Agur, Bokyu, Vasco Shet at Katarina Devone, eh kung mahahalataan nyo nga, eh puro pandurugas itong mga devil fruit na to, na si Blackbeard lang ang magbe-benefit. Since kung nandyan nga si Van Agur sa tabi ni Blackbeard, eh anytime eh kayang-kayang tumakas ni Blackbeard sa isang teleport lang. Yung devil fruit naman ni Bokyu, eh kaya nga nung i-contaminate ng sakit yung mga haharap kay Blackbeard. Same as Vasco Shet. Na kung isa nga itong paramisya, eh pwede niya lang rin lasingin yung mga kalaban. At itong si Katarina Devone naman, eh napaka-broad nga ng kaya na itong magawa. Dahil sa literal nga niyang kayang manggaya ng karakter, eh paano kung gayahin niya itong si Saturn na isang Gorosei? O gayahin niya si Fleet Admiral Akainu at mag-Buster Call sa kung saang lugar? Diba? Endless nga yung possibility ng devil fruit na to. Anyway, ang pinupoint ko lang eh itong mga devil fruits nga ng mga miyembro ni Blackbeard. Eh sa tingin ko nga na siya ang pumili ng mga ito para ma-take advantage niya na siya talaga ang makakapunta sa Laughtail at hindi si Luffy. Yes, madami nang makipaglaban si Blackbeard. Pero ito naman talaga yung epitome ng totoong pirata. Kaya naman once na magharap na nga itong Blackbeard Pirates at itong Straw Hat Pirates, eh paniguradong makakakita tayo ng isang ma-action na laban na talagang tapatan. Dahil yung structure nga na itong Blackbeard Pirates eh very similar sa Straw Hat Pirates. Wala nga silang kinukonsider na mga commanders. Kumbaga pantay-pantay lang yung tingin ng mga kapitan nila sa kanila. At syempre eh gaya nyo eh excited na rin ako kapag dumating na itong oras na to. Dahil paligurado na itong iniipong sama ng loob ni Luffy sa pagkamatay ng kapatid niyang si Ace eh ilalabas niya lahat sa magiging laban niya kay Blackbeard.